operate Force nationwide? Yes or no, and why? Online sabong. Ang inyong sagot, Candidate Vice President Lenny Robredo. Ako ng una, hindi kasi ako yung magagrant ng franchise, kundi Congress. Yung sa akin lang, kailangan pag-usapan ng maayos ito sa Kongreso. Pakinggan yung langat na apektado. Hindi lang yung nag-a-apply ng franchise, pero yung community maapektuhan. Kasi in the past, ito parati yung nagiging problema. Pinapakinggan yung applicant ng franchise, pero hindi napapakinggan na maayos yung community maapektuhan. Kailangan pakinggan ito pag pinag-uusapan yung pag-grant ng franchise. Kung ako tatanungin mo, hindi ako agree sa anything na makakakos ng addiction sa atin, lalo na sa ating mga kabataan. Dahil ito sa gabal, hindi lang sa kanilang pag-aaral, pero sa gabal ito sa kanilang growth as young people, ito ay nakaka-affect sa value system natin. Pero yung sa akin, dahil hindi ako yung magde-desisyon nun, kailangan siguraduhin lang na yung proseso maayos ang pakinggan lahat. Alright, Kalio Didi Guzman, kayo na po. So parehong tanong? Apo, parehong tanong, sir. Hindi ako sangayon. Hindi ako sangayon dyan sa online sabog. Ang dami ng kwento ng mga nasira ng ulo, nagpakamatay dahil dyan sa sugal na yan. Dapat nating alisin yan at mas mag-focus tayo sa mga productibong bagay na makakatulong sa ating mga mamamayan. At i-focus natin yung kailang enerhiya, hindi sa pagsusugal, kundi sa pagtulong sa ating mga mamamayan para tayo makarecover dito sa ating kinakaharap na problema sa kabuhayan at problema dito sa kalusugan. And at the same time, problema natin doon sa klima. Maraming salamat po, Kalyodi. Same question for you, Candidate Mayor Isko Moreno, tungkol sa sugal. Well, kung talaga siyang problema, legal o illegal, ay mananatili siyang problema. At mag-i-exist siya kahit na siya ay illegal. Mano pa, all these things must be regulated at pumasok sa otoridad ng pamahalaan para na sa ganun lalo natin ma-regulate, mabantayan kung paano sila nagkakandap ng business. Kasi with or without regulation, it seems, based on question, na ito ay nag-i-exist. Kaya mano dapat pumasok ang Estado sa sitwasyon na ito. So I would rather put them in a legal manner or under the authority and supervision of the state. All right, maraming salamat. Senator Ping Lacson, ang isabong po. Alam namin na isang ama ng tahanan sa Pampanga, no, natalo ng 600,000 pesos, nag-commit ng suicide. Marami pang istoryang ganyan. Pending po yung legislative franchise ng isabong sa Senado. Hindi po natuloy pag-sponsor kasi nag-signify ako na mag-interpolate ako. Gusto ko malaman kasi may social problem, may social cause, mga OFWs, tumataya, mga bata, tumataya. Pagkatapos, walang magre-regulate kasi inalista sa poder ng PAGCOR yung isabong. So ito'y dapat masusi pag-aralan bago bigyan ng legislative franchise. Tingnan natin mabuti yung social cause na nakapaloob dito. Yung posibleng tax, pangalawa na lang yun eh. Napaka-importante yung security ng ating mga pamilya, no? Sabi ko nga, mga paslit, yung mga wala pa sa edad, nakakataya rito. So tingnan natin mabuti ito. Maraming salamat, Senator Ping Lacson, ang huling sasagot. Candidate Senator Manny Pacquiao tungkol sa online sabong. Yan pong online sabong, yung sabong po sa bansa natin, ay kulturang Pilipino po yan. Kailangan po natin i-regulate at mamanage ng gusto ng ating gobyerno na lahat na maglalaro ay may sapat na nakakayahan at edad, hindi yung mga bata na pumapasok at nagsusugal dyan. At pangalawa po, siguraduhin ng ating gobyerno na makukulikta yung buhis na dapat nilang bayaran para sa gobyerno at makakatulong sa ating gobyerno. Kailangan lang po natin i-regulate dahil ang mga tao na kumikita, kung gusto nilang magsugal, kumusta, nasa kanila na po yun. Dahil ituro na lang po natin sa kanila yung disiplina sa sarili. Kung paano nila i-manage yung sarili nila, i-manage yung financial nila, yung income nila. Kaya po, hindi po ako pabor sa pagpasara ng isabong.
Maraming salamat, Senator Manny Pacquiao. Nakasagot na ang lahat ng ating mga kandidato. Alamin naman natin ang tanong ni Father Bob Ibiza mula sa Visayas Chapter, KBP Cebu.